Inatulang guilty sa perjury si Peter Jumel Advincula alias Bicoy. Yan ay para sa pagdawit niya sa tatlong abogado kaugnay sa kontrobersyal noong video na pinamagatang ang totoong narcolist. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol ng Metropolitan Trial Court sa kasong perjury laban kay Peter Jumel Advincula o mas kilala bilang si Bicoy. Isinampayan ng mga abogado ng Free Legal Assistance Group o FLAG na sina Shell Jokno, Erin Tanyada at Theo Duarte. Nag-ugat ang kasong perjury sa serye ng mga viral video noong April 2019. Ako nga pala si Bicoy. Hindi ko tunay na pangalan. Idinawit ni Bicoy ang ilang miyembro ng pamilya ni Noy Pangulo Rodrigo Duterte at iba pang malalapit sa dating Pangulo na sangkot daw sa illegal drug trade. Mariin niyang itinanggi ng mga inakusahan. Agad niyang pinaimbestigahan ng Department of Justice hanggang sa sumunod na buwan na aresto si Rodel Jaime. Siya ang tinuturong nasa likod ng website kung saan in-upload ang mga viral video. Itinanggi yan ni Jaime. May 6, 2019, lumantad si Peter Jumel Advincula na umaming siya si alias Bicoy. Pinanindigan niya ang mga sinabi niya sa ang totoong narcolist video. Pero makalipas lang ang mahigit 2 linggo, bumaliktad si Advincula. Itinuro naman niya ang Liberal Party, pati na si dating Senador Antonio Trillanes, bilang bahagi ng umano'y Project Sodoma na balak pabagsakin ng administrasyon. Pinabulaanan naman niya ng mga nabanggit. Idinawit din ni Advincula si Atty. Shell Jokno, Erin Tanyada at Theo Duarte. Dahil sa sinumpaang salaysay ni Advincula, sinampahan ang kasong inciting to sedition ang tatlong abogado. Ibinasura rin yan kalaunan. Nagsampa naman ang countercharge si Jokno at naghain ng kasong perjury. Ang perjury ay ang pagsisinungaling under oath o pagbibigay ng hindi totoong testimonya o affidavit. At ang hatol nga kanina ng korte, guilty si Advincula. Sinintensyahan siya ng 3 buwan at 1 araw hanggang 1 taon at 1 araw na pagkakakulong. Ikinatuwa naman yan ni Attorney Jokno. Noon pa namin sinasabi na wala naman katunayan yon. At ngayon ay nakita na natin yung desisyon. Kung magfa-file pa ng motion for reconsideration ang akusado, si Bicoy, o kaya mag-a-appeal, syempre kung may ganun na mga hakbang, ay lalabanan namin yon. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Feral Causing po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.